ng mga kwento ng ating mga eskwelahan. Ang mga katatakutan. Katulad na lang ng isang paaralan sa kalookan. Kung saan di umano, di gumagala. White Lady. Ang teacher ng eskwela, meron daw karanasan sa babaeng tila hindi raw matahimik. Sometimes makakaramdam ka ng something weird. Hindi naman siya confirmed kung ano yun, pero mararamdaman mo na there's someone is staring at your back. May program kasing ganyan sa Yawit, inabot din ng hapon. Ang bisa nila yung sa MCR na nakaharap din sa building sa kabila. Pagkabis ng bata, pagbalik sa akin, umiiyak dahil may nakita daw sila na katabi nila dun sa banyo sa cubicle. Bunga daw ng rape, may nagsasabi naman na nasagasaan ng, o naatrasan ng sasakyan. Si Maymay, graduate ng eskwelahan. Takot na takot nga raw siya noon nung nalaman niyang dito siya i-enroll. Si Maymay kasi, meron daw third eye. Unang taon pa lang daw, nakita na ni Maymay ang kanyang kinatatakutan. Cleaners po ako noon kasi kasalukuyan po yung mga classmate ko po ay nag-PPE. Dalawang babae po yung nakita ko. Tara guys, cleaners tayo diba? Tara na! Nakaupo lang po sila that time. Nung sumasagot po siya nung time na yun, wala po siyang ibang binibigkas. Kinakabahan na po ako. Di ko po alam kung tatakbo po ba ako. Pero nung narealize ko po na tinawag po ako ng mga classmate ko sa likod ko, umatras na lang po kasi iba na po yung karamdam ko. At hindi raw yun ang huling beses na nakita niya ang mahiwagang babae. Practice po namin yan para sa foundation day. May nakita po akong babae sa may bandang gilid po ng stage namin kung saan malapit yung teacher ko. Nandun lang po siya, nanonood lang po siya sa mga classmate ko na nagpa-practice ng sayaw. Mahaba po yung buhok niya. Hindi ko po ma-imagine kung masaya po ba siya that time, pero ang alam ko po, naiinggit po siya. Sa paglipas ng mga taon, ang White Lady daw mas naging agresibo. Yung black shadow pumasok talaga, nakita ko eh. Noon nga lang daw isang taon, dalawang estudyante ang sinaniban daw nito. Talagang gusto niya pa sumalim sa iba eh. Alang niya ka, sabi niya, papatayin talaga kita. Sinasakal niya eh. Huwag na, saktan yung isa. Ano ba naging kasalanan namin? Ang tumulong para mapakalma ang mga estudyante, isang albularyo. Yeah, pero sabi ko, tinawag lang kita para makausap kung ano ang dahilan bakit tumanukas kanya. Dahil sabi nga, naingayan daw sila doon sa nangyari dahil masayaw sila eh. Tapos nagsisigawan yung iba. Kinausap ko na siya na pwede bang lalayuanan niya kasi pagod na yung bata. Pumayag naman din siya. Ang Student Council ng Batch 2008 na sina Marideth, Raymar, Joanne at Charmaine, hindi nga raw makakalimutan ang Campus White Lady. Try naming mag-video. Naulat na lang kami yung cellphone kaya siyang nag-hang. Sa lahat ng mga nagdududa sa kanilang kwento, meron daw silang video na makapagpapatunay nito. Ang kanilang 2008 graduation video. At ang may hawak ng video, si Nena. Isa raw kasi sa kanyang mga pamangkin ang nag-graduate din nung araw na yon. Nung binibideo ako naman nung may event na yon, wala naman ako nakita. Pero may lumabas sa video na parang yung puting anino na yon, parang saya-saya niya, tapos sumasayaw din siya. Nung pinapanood namin yung video, nakita na lang namin na mayroong puti sa ibabaw ng stage. Sabi namin, ano yun? Parang maitili talaga siya, nanonood doon sa ibabaw ng stage. Titigang maigi ang video. Sa higit 3 minutong video, makikita ang libo-libong mga estudyante na masayang-masayang umaawit ng kanilang graduation song. Maya-maya lang, sa itaas ng kanilang gym, makikita ang mistulang babaeng nakaputi. Parang nagmamasid at hindi natitinag.
Ito raw ang sinasabi nila, Campus White Lady. Pagtuntong ng time code na 3 minutes and 25 seconds, muli itong nahagip ng camera. Yung babae doon na nagpapakita doon is nabuntis. Hindi siya nakagraduate, so nagpakamali siya. So kaya yung akala doon sa video, kung makikita po siya doon sa video, yung babae, naka-white siya, pero para makikita mo na nakatang toga siya. Katulad din yung toga na suot namin yung graduation. Totoo nga kayang kaluluwa itong hindi mapahimik dahil biktima ng karahasan? Nag-imbestiga ang aming team kasama ang isang paranormal investigator. Nilibot nilang eskwela, pati na ang gym kung saan nakunan ang video ng Demonoy White Lady. Tinutungtungan ng White Lady na yun, meron mga bumbi na doon. Lahat sila, hindi sila nagpa-fluctuate. Kung multo yun, yung ilaw sa ilalim would be going haywire. Maaaring sinasabi ng mga paranormal experts na wala nga ang White Lady. Pero ang White Lady, kung titingnan natin sila bilang mga demonic spirits, ang demonic spirits pwedeng umalis, pwedeng bumalik. Walang reaction nakita dun sa kumuha ng video eh. Kung yun talaga multo yun, malamang sa malamang mahuhulog ng bata kung sino man kumukuha ng video. Kung check namin yung mismong video, masyadong malaki yung ano eh, White Lady eh. Kung bababa yun, parang magiging higante siya. So, kaya na din nasabi na hindi siya paranormal. This school is ghost-free. Walang multo dito, walang malino. At kung ilang minuto lang ang kahindik-hindik na viral video, may inabot sa aming CD si Charmaine. Kopya rin ng full graduation rites ng kanilang eskwela. May nag-comment din sa video na ang sinasabing White Lady, lagayan lang daw talaga ng confetti at kalapati. Bali, ito yung clear video ng graduation namin. So, makikita natin dito na yung sinasabi nilang box of confetti is nandun siya sa may taas ng bubo. Makikita naman po natin dito sa nag-viral po na video. Hindi namin alam kung ano yung nandun sa bubong ng stage. And yung graduation namin is wala namang box of confetti dito sa taas ng bubong. Kasi nandun siya sa gitna eh, kanina. Sa taas po talaga, wala kami naalala. May nagilanan para sabi may nabasa pa kami na highlight daw yun ng graduation. Wala po talaga. Tapos may kalapati pa daw. Wala talaga. Yung pala ko na yun, wala akong napansin sa event na yun ng kulungan ng kalapate. Parang White Lady po kasi wala naman po talaga kami din na kaya nailagay sa lugar na yan. May buhok po siya at saka para po siyang nakayuko na nakaharap dito sa mga gumagraduate. In-increase ko yung brightness, tinignan ko yung noise levels, yung detail niya. Consistent eh. Kaya ako nasabi na hindi siya tampered, hindi manufactured or edited yung video. Yung distansya niya dun sa image na nakatayo, at distansya niya dun sa isang mama na nakatayo sa harapan ng stage. It's safe to assume pareho yun. Pero makikita mo, there is a big size difference. Masyadong malaki para maging tao yung image na nandun sa ibabaw ng stage. Pwede siya maging tao pero napakalaking tao. Kung sinasabi nila na isa siya sa mga estudyante o multo ng isang estudyante na babae, hindi siya ganun dapat kalaki. Posible pa nga kayang malaman at kung tama ba ang mga kwento-kwento na biktima siya ng karahasan. Dahil ako yung isa sa mga gumawa ng confetti na yun at kami yung isa ako sa mga naglagay ng confetti. Kaya kung titignan ko yun dati, confetti lang yun kasi telang puti yung pinambalot namin. Kasi may papakita ka ng video. Oh, parang dalawa yung lumalabas. Kasi ako yung naglagay nasa gitna eh. Pero dito kung titingnan mo, parang nasa taas siya ng stage. Kung nasa gitna ng covered court, ina-assure ko na confetti yun. Pero yung nasa taas ng stage, hindi ko alam kung ano yun. I would suggest, no, para dito sa eskwelahan na ito, importante na kumuha sila ng isang tao na nalalaman ano sinasabi ng Biblia tungkol dito, na naniniwala na si Jesus ay pinakamakapangyarihan sa lahat,
at i-guide sila step by step kung anong pwedeng gawin dito at ipanalangin ang lahat ng mga tao rito. Kayang-kayang gawin niya ng ating Panginoong Diyos. Today, I speak protection, provision, paano sa eskwelahan nato. Thank you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name. Amen. Kami nagpapasalamat kay Pastor na nag-cleanse dito at dinamay niya na rin ang aming mga estudyante at kaguruan na pumutawi ang pagmamahalan sa isa't isa. At naway, wala nang agam-agam kung ano man ang imaheng nakita noong graduation noong 2008. So, ayun guys, andyan na naman tayo. Salamat po sa... Salamat guys, sa mga nag-ubos ng oras. Salamat guys, ito at ayun ang mga karakter natin guys. Ayan, yung mga gumanap, ayan. Yun, ito yung naka-blondie, ayun ang director natin guys. Ayan, si Jermix, ayun. Yes, 27 ang kayang YTC channel. Ayan guys, subscribe nyo na guys, ayun. Saka, shoutout pala sa mga team namin, sa team The Last Empire. Ayan guys, ayan, so, very supported yan mga yan. Hindi ko na kayo isa-isain guys, ayun. Thank you. Don't forget to like, share, comment, then subscribe sa baba. Then pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong videos. Bye-bye! Dinan! Sometimes, nakakaramdam ka ng something's worth. Hindi naman siya confirm kung ano yun, pero... Sometimes, nakaramdam ako ng something weird. Hindi naman siya... Sometimes, nakakaramdam ka ng something weird. Hindi naman siya confirmed kung ano yun, pero naramdaman mo na there's someone staring at your back. Pagkabihis ng bata, pagbalik sa akin, umiyak dahil may nakita daw sila na nakatabi nila doon sa akin niyo sa kubo. Eh? Wait lang. Bingkong. Yan lang yun. Bunga ng rape. Bunga. Ano ba yan?